Magandang araw po sa inyong lahat, aking mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwentong ibinahagi sa atin ni Ma'am Ilin na tungkol sa karanasan ng kanyang ama. Sumapit na ang panahon ng pag-aani ng mga pananim ni Papa. Kinakailangan niyang kumuha ng mga taong tutulong sa kanya. Tuwang-tuwa naman ang kanyang mga kaibigan dahil siguradong mababahagina na naman sila ng mga ani. Ganun naman talaga palagi ang ginagawa ng aking ama. Ipinamamahagi niya ang kanyang sobra-sobrang biyaya na natatanggap. Habang abala ang lahat sa bukid, ay nagpaalam muna si Papa na aalis para magliwaliw sa gubat. Sa kanyang paglalakad ay tumigil muna siya sa isang puno para magpahinga. Kalaunan ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya dahil sa sobrang pagod. Maya-maya lang ay bigla siyang naalimpungatan. Nakarinig daw kasi siya na parang may maliliit na boses na nag-uusap. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita na may maliliit na taong tumatakbo at nagtatawanan malapit sa kanyang kinaroroonan. Nakasandal kasi siya sa puno, kaagad na naagaw ang atensyon ng mga iyon at natuon sa kanya. Kasing laki lang daw halos ang mga iyon ng bote ng coke. Binati siya ng mga ito at kinamusta. Nagpakilala ang isa sa mga iyon na siya daw ay si Bagwis. Ang isa naman sa kaliwa ay si Hawi at ang nasa kanan ay si Emer. Sila daw ay mga duwende. Nagpakilala rin sa kanila si Papa at sinabi kung saan siya nakatira. Sumagot naman ang mga ito na alam daw nila kung saan nakatira si Papa dahil matagal na raw silang nagmamatsyag sa kanya. Pinuri rin siya ng mga ito dahil sa kanyang kasipagan. Nais rin daw nilang makipagkaibigan kay Papa. Sumagot naman si Papa na depende kung mababait ba sila. Sinabi naman daw ng mga duwending iyon na huwag siyang mag-alala dahil mababait naman daw sila. Nakatira pala sila sa punso sa may likod noong puno. Kaya hindi naman nag-atubili si Papa na makipagkaibigan sa mga iyon. Mayroong pagkakataon na bigla na lang sumusulpot ang mga duwende sa bahay ni Papa para tumulong sa kanya. May mga itinuturo rin ang mga iyon na paraan sa panggagamot at orasyon na maaaring magamit ng aking ama. Isang araw na pagdesisyonan ni Papa na lumuwas at balikan ang bayan na kanyang pinanggalingan. Napag-alaman niya sa mga balibalita na ang mga ari-arian daw ng pamilya nila ay pinaghati-hatian noong pamilya ng taong lumapastangan din sa kanyang buong pamilya. Ang mga lupain nila Papa, baul na may pera at iba pang mahalagang pag-aari ay tuluyan ang kinamkam ng mga iyon. Dahil sa gusto nga ni Papa ng katahimikan ay hinayaan niya na lang at hindi na binawi pa. Sapat na sa kanya na malaman ang tungkol doon. Kontento naman siya kung anong meron siya dahil nakapagpundar din naman siya ng sariling lupain galing sa sariling pinagpawisan. Habang naglalakad patungo sa dati niyang tinitirhan ay nagulat siya nang mabangga ang isang matandang babae. Hindi niya namalayan kung saan ito nang galing. Bigla lang naman kasi iyong sumulpot. Agad naman siya humingi ng pasensya. Ngumiti ang ali na nakatitig sa kanya. Nagtataka naman si Papa kung bakit parang kilala siya noon, kaya tinanong niya ang matanda. Sumagot naman iyon na natutuwa daw iyon kay Papa. Sinabi ng matanda na kilala siya nito, na anak na panganay ni Mako. Pangalan iyon ng kanyang ama.
Naisip ni Papa na baka nga kilala siya ng matanda. Nagpakilala iyon na kaibigan ng kanyang ama. Siya raw ay si Feli. Dahil sa sinabi ng matanda, ay naalala ni Papa na mayroon ngang nabanggit ang kanilang ama tungkol sa isang babae na nagngangalang Feli. Misteryosa daw ang pagkatao nito na minsang naging kaibigan ni Mang Mako. Ang sabi ng kanyang tatay na hindi raw ito pangkaraniwang tao lamang dahil may mataas itong kaalamang espiritual. Nais sana niyang kumpirmahin kung ito ba ang matandang tinutukoy ng kanyang ama. Ngunit hindi pa man siya nakakapagsalita ay sumagot na agad iyon ng oo. Namangha ang aking ama nang malamang may kakayahan pala ito na basahin ang isip ng ibang tao. Patuloy pa silang nag-usap at pagkatapos ay isinama si Papa ng matandang iyon sa bahay niya sa bandang bukid. Doon muna siya pansamantalang tumira habang naroon siya sa kanilang bayan dahil wala din namang kasama doon ang matanda. Isa pa ay sinabi din noon na meron siyang mahalagang iiwan kay Papa. Isang araw, pagkagising daw ni Papa doon sa bahay ng matanda ay inilibot niya agad ang kanyang paningin sa paligid. Noon niya lang napansin na maliit lang ang silid na kanyang tinuluyan na gawa sa kahoy at pawid naman ang bubong. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay para magmuni-muni. Nakaharap siya sa maliit na kubo ng matanda. Napapalibutan daw iyon ng iba't ibang naglalakihang puno at halaman. Nag-iisa lang din sa bahaging iyon ang bahay ng matanda. Nakadistansya kasi iyon sa ibang mga kabahayan. Gusto raw kasi ng matanda ng katahimikan, kaya sinadya nito na lumayo sa mga kabahayan sa kanilang barangay. Iyong si Tandang Feli ay nakatira sa sulat Eastern Samar. Kilala daw iyon bilang mabait at matulunging uri ng tao. Dahil maraming beses na pala itong nilalapitan ng karamihan, lalo na iyong may mga karamdaman. Hindi rin daw ito humihingi ng kahit anong kapalit sa kanyang panggagamot. Pasasalamat lang ay ayos na. Nang nasa labas na ng bahay si Papa, ay muli niyang naalala ang matanda. Hinanap niya ito sa loob at labas ng bahay, ngunit wala na ito doon. Naglakad-lakad pa siya sa hindi kalayuan at natanaw ang matanda na namimitas pala ng gulay sa hardin nito. Tinanong niya ang matanda kung bakit ang aga nito na naroon. Sabi naman noon, hindi na raw siya nito ginising dahil mukhang masarap pa ang tulog niya. Nahiya naman tuloy si Papa, kaya naman, para makatulong, ay kaagad niyang kinuha ang mga napitas na gulay at nagpresintang siya na ang mag-uwi ng mga iyon. Tumango naman ang matanda at sinabing siya na rin ang bahalang magluto. Binuhat na ni Papa ang isang basket na naglalaman ng mga gulay na talong, pechay, kamatis, mustasa at marami pang iba. Habang naglalakad ay napansin ni Papa na ang bilis humakbang ni Tandang Feli na animoy hindi ito matanda. Maliksi ang bawat kilos nito sa edad na mahigit 70 o 70 at hindi pa rin tinatakasan ng lakas sa katawan. Halos habulin pa nga ito ni Papa sa paglalakad. Maya-maya ay nakarating na sila sa bahay. Pagkatapos magluto ay sabay na silang kumain. Naunang natapos ang matanda at binilinan si Papa na siya na raw ang magligpit at maghugas. Isasama raw siya nito sa bukid maya-maya para bisitahin ang mga pananim nito at makakuha na rin ang mga panggatong. Kaagad naman siyang sumang-ayon at binilisan na ang pagkilos. Ilang sandali pa
ay kinuha na ni Papa ang itak na dadalhin sa bukid. Sakto naman, napapaalis na ang matanda kaya sumunod na rin siya. Pagkarating nila, ay kaagad itinuro ng matanda ang nakatambak na mga tuyong kahoy saka nagpaalam na aalis ito saglit. Tumango lang naman si Papa bilang tugon saka siya tumalima. Una ay pinulot muna niya ang mga tuyong kahoy tapos ay siniba. Nang mapagod ay saka lang siya nagpahinga saglit. Naisipan niyang maglibot-libot muna sa bukid noong matanda. Naagaw ang atensyon niya sa isang uri ng halaman na kulay pula ang tangkay at may maitim at berding dahon. Dahil sa kuryosidad ay nilapitan niya daw iyon. Napansin niyang halos kahalintulad iyon ng luya pero kulay itim na medyo lila ang laman noon. Nagtataka si Papa kung anong uri ng halaman iyon. Noon pa lang daw siya nakakita ng ganun. Kaya kumuha siya ng kaunting laman saka tumayo at sinipat-sipat ang hawak. Pagkatingin niya sa likod ay nagulat siya sa bigla namang pagsulpot ng matanda. Tinanong niya ito kung saan ang galing. Hindi niya kasi napansin ang pagdating nito. Tinawanan naman siya ni Tandang Fili at sinabing umuwi na sila. Kinuha na agad ni Papa ang panggatong na kanyang inihanda. Pagkarating nila sa bahay ay dumiretso na siya sa kusina upang isalansan ang mga panggatong tapos ay nagsaing na rin. Kumuha naman ng malunggay ang matanda. Nahahaluan daw iyon ng tuyo at gagataan para sa kinahapunan. Noong magdilim na ang paligid ay sinarado na ni Papa ang mga bintana at pintuan para matulog. Ngunit lumipas na ang ilang oras ay hindi pa rin daw siya dalawin ng antok. Samantalang ang matanda ay maagang pumasok sa silid nito para magpahinga. Dahil sa hindi nga siya makatulog ay umupo daw muna si Papa sa kanyang higaan at nang hindi makontento ay naisipan niyang lumabas muna. Balak niya sanang buksan ang bintana sa may sala. Nang hindi sinasadyang, matapunan niya ng tingin ang silid ng matanda. Nakaawang kasi kaunti ang pinto. Kaya naman, dahan-dahan siyang sumilip sa loob at nakitang wala doon ang matandang si Feli. Tanging unan lamang at kumot ang naroon. Hinanap niya ito sa kusina, ngunit hindi niya rin makita. Noong tignan niya naman ang mga pintuan, ay nakasarado pa rin iyon. Maya-maya pa, ay naisipan niyang sumilip sa labas ng bintana at naaninagan niyang parang may naglalakad patungo sa may kakahuyan. Dahil sa kinain na rin siya ng kanyang kuryosidad, ay marahan siyang lumabas. Siniguro niyang hindi makagawa ng ingay. Sinundan ni Papa iyong gumagalaw sa kakahuyan. Noong makalayo na siya sa kubo, ay nakita niya si Tandang Feli. Nasisinagan iyon ng liwanag ng buwan. Mula sa kanyang pinagkukublian, ay naririnig niyang umuusal iyon ng mga orasyon na hindi niya gaanong maintindihan. Habang nagsasalita daw iyon si Tandang Feli, ay marahan ding naglalakad at kitang-kita ni Papa na ang bawat madaanan noon na damo ay natutuyo. Nagiging kulay brown na parang dinaanan ng bagay na mainit. Maging ang lahat ng mahawakan ng matanda, umasayaran ng daliri ay nalalanta rin. Namangha si Papa dahil sa pambihirang kakayahan noon. Hindi nagtagal ay napansin yata ng matanda na may nagmamasid sa kanyang ginagawa. Maya-maya ay bigla itong lumingon sa kinaroroonan ni Papa. Kinabahan daw si Papa at agad nag-orasyon
ng pangkubli o iyong tagabulag. Ilang saglit pa ay natuon ang atensyon ng matanda sa ibang direksyon at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit ang mas lalong ikinagulat ni Papa ang sumunod na nangyari. Tumingin si Tandang Feli sa kinaroroonan niya na animoy alam na naroon siyang nagmamasid. Hindi maipaliwanag ni Papa ang kabang nararamdaman dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya rin alam ang kanyang gagawin sa oras na matuklasan ng matanda na sinundan niya ito. Biglang nagsalita ang matanda. Ano daw ba ang ginagawa ni Papa doon at bakit niya ito sinusundan? Wala na daw mapagpipilian si Papa, kaya kusa na lang siya lumabas mula sa kanyang pinagkublian. Hindi niya inaasahan na makikita siya ng matandang iyon sa kabila ng paggamit niya ng tagabulag. Tila ba hindi iyon tumalab sa matanda? Hindi nakasagot si Papa nang muli siyang tanungin kung ano ang ginagawa niya doon at bakit gising pa siya sa mga oras na iyon. Hanggang sa muli nang bumalik sa tamang wisyo ang aking ama, nagkandautal-utal siya sa pagpapaliwanag. Sinabi niya na rin ang dahilan kung bakit siya napunta roon. Kinabahan si Papa na baka magalit ang matanda sa kanya. Ngunit mahinahon siyang kinausap nito at sinabing hindi na dapat siya sumunod doon at nagpahinga na lamang dahil hindi naman siya magtatagal at babalik rin. Hanggang dito muna Sir Carl ha, sa susunod po uli. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.